sa mga iniwanan naman ng may anak, no, ng kanilang asawa o kasintahan, mismong DSWD at Public Attorney's Office na raw ang tutulong sa inyo na habulin niyang mga ex ninyo na kinalimutan ang kanilang obligasyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sakit ba sa ulo nyo ang ex na hindi nagsusustento sa inyong anak? Heto at may good news ang PAW at DSWD sa inyo. Hindi na nga kailangang magparinig sa FB o mag-message ng sangkatutak sa inyong ex para ipaalala ang sustento para sa inyong anak. Pwede nyo na kasi silang ireklamo at kasuhan sa mas madaling paraan. Dahil ngayon, sanipwersa na ang DSWD at Public Attorney's Office na hahabol sa mga pabayang magulang. So, yung pangangailangan ng mga biktima, in case kailangan nating i-shelter o kailangan bigyan ng subsistence, at least ang DSWD makakatulong. Sa amin naman ang legal services. Ngayon, talagang kung magsanib pwersa ito, ay lahat ng anggulo ng kailangan ng mga biktima ay maipoprovide ng PAW at DSWD. Kapag sinabing suporta, kasama dyan ang pagkain, damit at tira. Pati pag-aaral hanggang makatapos ng kolehiyo. Hindi lang yan para sa mga lalaki ha, kundi pati sa mga babaeng nag-over the bakod. This MOA is intended sa legal advice, free legal service ng PAW para po sa solo parent. Regardless po ito, hindi po si daddy lang na nang-iwan, hindi nagsustende. Kahit po si mami na nang-iwan at hindi nagsusustento para dun sa kanyang mga anak. Magtatalaga ng social workers ang DSWD na siya raw mag-a-assess kung totoo ba ang reklamo. Kung oo, i-endorse ito sa PAW at saka padadalhan ng demand letter ang inyong ex-partner. Paalala ng PAW, hindi ito basta papel lang na pwedeng isnabin o takasan. Actually, merong criminal sanction ang lalabag sa Republic Act number 9262. Pwede silang makulong. Yung nga lang, less than 6 years, pero makukulong. Kaya, hindi papel lang. At marami ng tatay na ipakulong ng PAW. Kasi dito sa PAW, seryoso kami. Walang lukuhan. Kailangan pag-pinail, hanggang sa wakas, nandun tayo. Maaari raw magtungo sa tanggapan ng DSWD tuwing Lunes at Miyerkules para sa inyong mga reklamo. So, paalala po, be responsible enough para po dun sa welfare ninyong mga anak or else face jail time and fines. Malaking tulong ito, hindi lang para sa mga solo parents, kundi lalo na sa mga bata. Kaya kabahan na ang mga pabayang magulang dyan. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hadi na mukha ng balita.